Hello mga cookers! Magluluto tayo ngayon ng sarsyadong dalagang bukid. Napakadali lang nito. Ito mga kailangan natin. Kailangan lang natin mag-slice ng mga 3 pirasong sibuyas, 5 kamatis, mga 4 na pirasong bawang, at 2 hanggang 3 pirasong itlog. Gusto ko kasi maraming itlog eh, pero kung ayaw nyo naman, mga okay na yung mga 2 piraso, isi-season lang natin ito ng salt and pepper at babatihin natin, isi-set aside natin ito. Ngayon, i-slice ko lang ng parslant yung ating isda, magkabilang side, at ihihilera natin ito sa isang lalagyan. Yan, ngayon, lalagyan lang natin ng asin ang magkabilang side para magkalasa ito. Bubutburan din natin ito ng arena para hindi dumikit sa pagpiprituhan nating kawali. Okay, so ngayon handa na tayong magprito. Maganda lang kayo ng isang pan, yung sakto lang tayong makakapagprito. At iprito natin yung mga isda na kakailanganin natin. Pwede rin kayong gumamit ng ibang isda, no? Paborito ko lang kasi itong dalagang bukid. At gustong gusto din ito ng anak ko kasi malaman tsaka malasa. So sa dish na ito, pwede rin gumamit ng bangus. Pwede rin kayong gumamit ng tilapia. Depende sa inyo. Pero ngayon, ang gagamitin natin ay dalagang bukid na napakasarap. Okay, so magprito lang kayo hanggang sa maprito nyo lahat ng isda. Hanggang sa... Huwag nyo lang susunugin ha. Medyo golden brown lang. Huwag naman brown na. Yung saktong malutong lang. Okay, so ngayon, kapag naprito na natin lahat ng isda, gamit ang same pan at bawasan natin yung mantika, gigisan natin yung bawang. Haluhiluin lang natin. At yung ating sibuyas. Gisa-gisa lang tayo at ilagay na rin natin lahat ng kamatis na hiniwa natin kanina. Right, so gusto nating madurog itong kamatis. Yung nabili kong kamatis, yung hindi masyadong mapula. Mas maganda sana kung nabili natin yung mapula na. Kasi mas malasa yun. Pero para mas lumambot itong kamatis, tatakpan lang natin ito sa loob ng mga 1 minuto. No? Ang purpose lang natin dito para lumambot siya tapos balikan natin. Okay, ngayon, after 1 minute, nakita ninyo, madali na itong durugin gamit itong shansi. So, ganito lang gagawin nyo. Durugin nyo siya. Yan. Nakikita nyo, no? Mabilis ng durugin dahil na-steam natin kanina nung tinakpan natin. So, gusto nating durugin yung ating kamatis para masarap siya. Yan. So, haluin natin. Tapos, basta siguraduhin yung durug na durug siya. Okay, so ngayon, pag okay na at nadurog na, maglalagay na tayo ng water. No? Kalahating cup lang muna ng water yung nilagay ko. At gusto lang natin itong pakuluan uli. Saglit, mga 1 minute lang uli. Okay? Haluin ko lang saglit. Tapos tatakpan ko ito. Babalikan natin siya after 1 minute. After 1 minute, ayan na, kumukulo na siya. Okay, so ganito yung gusto nating mangyari. Ngayon, ilalagay na natin yung ating binati na itlog. Ayan, so katulad ng nasabi ko sa inyo kanina, depende sa inyo. Ako gusto ko kasi ng maraming egg eh. So 3 yung nilagay ko, pero kung 2 lang, okay lang. Kung gusto nyo naman ng mas marami yung sauce. Alright? So ngayon, hahaluin lang natin ito. Ayan, so makikita ninyo, parang nag-reduce yung tubig, ano? Ayan, kasi pag naluto yung itlog, parang ang nangyayari parang nabawasan yung tubig kasi umalisa yung ano, yung itlog. So maglalagay ako ngayon ng taran! Konting magic sarap lang ha mga kapatid. Mukha lang marami ito kasi maliit yung butas ng aking package, yung pagkakabukas ko. Okay, so i-mix lang natin yan para magkaroon ng konting lasa. Alright. Pag nakita ninyo ganito, parang
masyadong nag-reduce yung tubig, pwede kayong mag-add ng tubig pa. So ako naglagay dito ng half pa, so parang 1 cup na yung water ko. Naglagay lang ako ng pepper. Ayan. So nakita ninyo may konting sabaw tsaka yung ating egg mixture. So titikman lang natin kung okay na ba yung lasa. So mukhang kulang, maglalagay lang ako ng konting alat. So sa pagkakataong ito, pwede nyo nang i-adjust ito depende sa kung anong alat ang gusto ninyo, no? Kasi syempre iba-iba tayo, yung iba hindi masyadong maalat magtimpla kasi nagda-diet, ganyan. So adjust nyo na. Yan, so halu-haluin lang natin. Alright, napakadali lang, di ba? Yan, pwede nyong maging bonding ito ng inyong mga anak, ng family ninyo. Yan, so tikman uli natin kung okay na ba yung lasa. Sarap! Mukhang okay na to, okay na to. So magugustuhan na to ng buong pamilya. So papatayin na natin yung apoy sa pagkakataong ito. Ganun lang siya kabilis, mga ka-cookers. So ngayon, bago nyo siya ihanda, iserve. Yan, nag-i-slice lang ako dito ng mga dahon ng sibuyas. Yan, i-slice nyo lang siya ng maliliit. Okay, so pagtapos nyo, ang gagawin nyo lang dito ay dun sa pag nag-plating na kayo, kukuha lang kayo ng konti, yan, ibubudbud nyo lang dun siya sa taas ng ating itlog mixture, no? Ayan, o nakikita nyo, ang ganda ng itsura, di ba? Siguradong magugustuhan nyo ito. Okay, ngayon nakapagluto tayo ng sarsyadong dalagang bukid. I-try nyo rin ito, mga ka-cookers, at mag-comment kayo sa baba kung ano ang naging experience ninyo. Bye-bye!